gaano nga ba kalakas si Ryzen? Sinasabing siya ay kabilang sa pinakamalakas na angkan sa mundo ng mga halimaw. Ang kanilang antas ng kapangyarihan ay halos hindi masukat. Si Ryzen ang itunuturing na pinakamalakas na nilalang sa panahon na iyon. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lang itong tumigil sa pakikipaglaban at unti-unting nanghina. Sa video na ito ay tutuklasin natin ang maalamat na buhay ni Ryzen. Aalamin din natin ang kanyang pinagmulang angkan na magbibigay sa atin ng idea kung gaano nga ba sila kalakas. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i-follow ang ating FB page, i-like at i-share ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. Mag-comment ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Si Ryzen ay isang pure demon blood masuku, habang ang kanyang lineal descendant na si Eugene ay isang half-human, half-demon hybrid na masuku na ipinanganak mula sa isang inang tao. Ang mga masuku ay isang napakabihirang lahi ng matataas na demonyo na itinuturing na pinakamalakas na kahit pa sa mga upper S classes. At tandaan natin, ang upper S class na ang pinakamataas na kapangyarihang umiiral sa spirit world. Ngunit mas hinigitan pa ito ng kapangyarihan ng mga masuku, ang lahing pinagmula ni Ryzen at ni Eugene. Parehong sa manga at sa mga anime version ito. Sinasabing ang mga masuku ay ang mga supernatural na nilalang at isang espesyal na uri ng nilalang kahit na sa mga makapangyarihang demonyo na naninirahan sa demon world. Sa katunayan, ang mga masuku ay isa sa pinakamalakas at madali silang makikilala sa iba pang napakalakas na demonyo dahil sa taglay nila ang marga ng masuku na parang mga pattern ng tato ng tribo sa ilang bahagi ng kanilang katawan. Si Ryzen ay may marga ng masuku sa kaliwang bahagi ng kanyang muka na tila permanenteng nakatato at gayon din sa kanyang dibdib. Lumalabas ito sa anime noong siya ay nag-charge. Si Eugene ay may mas binibigyang diin na marka ng masuku na lumilitaw sa buong muka, balikat, braso at sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Ang estadong anyo nilang ito ay kilala rin bilang demonic form. Una itong lumitaw nang si Eugene ay nag-iba ng anyo bilang isang masuku. Nang kinontrol siya ng kanyang ninuno na si Ryzen sa pakikipaglaban niya kay Sensui, ang atabisim ng masuku ay nagbibigay daan sa pagposes ni Ryzen kay Eugene. Muling ginamit ni Eugene ang masuku form ng labanan niya si Yomi. Matapos natulungan ng espiritu ni Ryzen ang fighting spirit ni Eugene pagkatapos niyang magbigay ng salita ng pampatibay ng loob kay Eugene at ipaalala kay Eugene kung ano ang tunay niyang ipinaglalaban. Ang abilidad na ibinibigay ng pagiging isang masuku ay talagang kahanga-hanga. Tumataas ang kanilang lakas at bilis. Nang ginamit ito ni Eugene ay tumaas ng gusto ang lakas at bilis niya, kaya nalampasan niya ang lakas ni Sensui na isang class S na tao. Sa kanyang masuku form, maaaring gamitin ni Eugene ang demon energy sa halip na spirit energy para magpaputok ng mas malakas na version ng spirit gun, ang demon god, at ang full power technique nito na demon god mega. Mayroon ding version ang spirit punch ni Eugene na mas pinalakas ng demon energy nito, ang demon punch. Ngunit kung ikukumpara ang epekto ng isang masuku form sa purong demon blood masuku na katulad ni Ryzen, ay mas malakas ang epekto nito. Maaari niyang magamit ang kapangyarihan ng kidlat nang ginamit ito ni Ryzen noong kinokontrol niya ang katawan ni Eugene. Nakitang tumama ang mga kidlat sa spirit gun ni Eugene at spirit punch. Hindi pa ito nangyari noon na nagmumukhay na ito ay isang kakayahan ni Ryzen at hindi kay Eugene. Maaaring ito rin ay isang reference sa kanya ang pangalan dahil ang Rai sa Ryzen ay nangangahulugang lightning o kidlat at ang Zen naman ay meditation. Mayroon din siyang abilidad na tinatawag na energy cutter. Sa kanyang unang pagkikita kay Eugene, ipinakita ni Ryzen ang kanyang kakayahang lumikha ng blade na parang sinag na energy. Sa pamamagitan ng pagplik ng kanyang daliri, maaari din itong bigyang kahulugan na napakalakas niya. Kaya niyang putulin ang isang tao gamit ang kanyang mga kuko kahit na nasa malayo. Ang pag-attack ito na inamin ni Ryzen na kaswal ay sapat na para maghiwa ng sugat sa dibdib ni Yusuke Urameshi o Eugene. At ang isa pang abilidad ni Ryzen ay tinatawag na Fury Palm Rush. Sa kanyang galit na galit at mabangis na estado, hinawakan ni Ryzen ang mukha ni Eugene sa kanyang kaliwang palad at pilit na itinulak siya sa pader ng kanyang silid. Patuloy niyang itinutulak si Eugene sa pamamagitan ng isang napakalaking berdeng enerhiya.
Korea na nagtutulak sa kanyang buong landscape ng kanyang terrain at sa isang malaking rock formation habang dinudurog ang ulo ni Yujin sa kanyang pagkakahawak dahil sa pagpapakita ng abilidad na ito ni Raisin na patunayan na kaya din ni Raisin na lumipad dahil nagawa niyang itulak si Yujin mula sa tore ng kanyang silid ng trono at pwersahan siyang mapalayo at ang masasabi kong panapos na atake ni Raisin at ang sa tingin kong pinakamalakas niyang atake ay tinatawag na Energy Blast nakita sa isang flashback memory ni Suketsu si Raisin sa panahon ng kanyang kalakasan ay gumamit ng Energy Blast gamit ang puting demon energy at pinasabog si Suketsu pabalik sa isang pader. Madami nga ang nagpatunay sa kung gaano nga kalakas itong si Raisin kabilang na dyan ang kanyang mga kaibigan at nang malaman din kung gaano kalakas ang mga kaibigan nitong si Raisin ay ikinagulat ito ng kanyang mga katunggali na si Yomi at Mokoro dahil ang antas ng mga lakas ng bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa pagiging S-class hanggang sa upper S-class na sinasabing halos kasing level lang nila dahil sa paniniwala nila na sila lamang kabilang si Raisin ay may ganoong antas ng kapangyarihan ngunit ito ay kinagulat nila dahil madami pa pala ang may taglay na antas ng pagiging isang upper S-class na halimaw may posibilidad pa nga na mas malakas pa sana ang mga ito kung hindi lang sila tumigil sa pagsasanay at kung pagbabasihan natin ang mga pahayag ng kaibigan ni Raisin kung gaano siya kalakas ay talaga namang hindi masukat ang lakas nitong si Raisin. Bagamat sa oras ng kanyang kamatayan ay katumbas na lamang ang lakas niya kila Yomi at Mokoro at kung kumain siya ng mga tao sa kasalukuyang mga kaganapan ay madodomina niya sina Yomi at Mokoro. Sinabi ni Shuguri na si Mokoro ay gumamit lamang ng higit sa kalahati ng kanyang kapangyarihan sa torneo na malamang na nangangahulugan na ang kanyang kapangyarihan ay halos kalahati lamang ng kanyang pinakamataas na potensyal ay katumbas lang ito ng mga kaibigan ni Raisin. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na si Raisin sa kanyang mga prime years ay ang pinakamalakas na karakter sa serye dahil ito ay nakumpirma na siya ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa pinagsamang lakas ni Yomi at Mokoro at ng kanyang mga dating kaibigan. Ang karakter ni Raisin ay talaga namang napakaastig, nakakapanghinayang lamang dahil maiksi lang ang naging eksena niya sa kwento at kung bibigyan lang ng pagkakataon na magawan siya ng bukod na istorya kagaya na kung paano siya nagsanay at lumakas at kung paano niya tinalo ang mga malalakas na nilalang sa Demon World noon, ito ay magbibigay sa atin ng kasiyahan at papawi ng nabitin nating pagnanasa na malaman ito noon dahil alam naman natin na ang serya ng Ghost Fighter ay labagman sa kagustuhan ni Yoshihiro Togashi noon na tapusin agad ay kinakailangan niya itong gawin at sa mga susunod na video ay pag-uusapan natin yan. Maraming salamat sa mga kahandar nating umabot sa dulo ng ating video at kung may nais kayong talakayin natin sa mga susunod pa ay huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Ghost Fighter. Hello po! Kumusta kayo? Ako si Bon. Gusto ko lang sabihin na i-follow niyo naman ang isang kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.